Okay, yan yung ating bilans at saka mga hidjub. 20 feet ang haba niyan. Diyan namin nilalagay yan. Pinofile namin. Yan, lahat ng mga tubo, bilans. Diyan nilalagay. Ngayon, magtatabas tayo ng bilans at saka head tube at saka mga bottom tube para sa pag-aasimbo ng blinds. So, papakita ko sa inyo paano magputol. So, kuha tayo ng sample kung paano magputol. Okay. Magputol tayo ng tubo. Bottom tube. Ito head tube. Bottom tube. U-shape loss. Pabigat din ito. So, magagawin natin. Pagsama-samahin natin sila. Magputol tayo nito pag pinagsama-sama natin sila. So, dapat sobra ito kaysa sa pinchob. So, nagpasobra tayo mga 1/4, no? Mga 1/4. Klaro ba? Yan. Sobra. Tapos, pag nagsusukat tayo mula dito sa pinchob. So, ganyan. Mula sa head tube, so halimbawa 17 inches yung ating line, 17 inches. So 17 inches na yan, 17 inches. Okay, so 17 inches is dito. So, kailangan babawasan pa natin yan ng 3/4 depende sa ruler na ating ginamit. Yung lagay ng tali, depende doon. So, meron naman 7/8, so meron ding 3/4 ang bawa. So, gawin natin 3/4. So, 3/4. So, 17, bawasan mo ng 3/4, magiging 16 3/4 na lang. 16 1/4 rather. May 3/4 na bawas. So, yan yung puputurin natin. Yan. Ito na yung kanyang final. Okay? Dito, pantay. Pero dito, may pasubra tayo. Okay? Ang sunod na gagawin natin, yung tila na naputol na, yung naputol na tila, yun yung ilalagay natin dito sa itchob. Okay? Asimbol tayo. Ang lapad ng asimbolin natin ay 66.5. Kita nyo itong butas sa itchob. Sa gilid. And papasok natin itong tila. Ito. Ito, manilagay tayong plihi. Ayan. Plastic strap. Para pampatigas dito sa tila. Okay. So, yan yung papasok natin dito. Since pumasok na siya, tuloy-tuloy na natin.
Pagkatapos na naipasok na lahat, eh, rurolyo na natin yan. Rolyohin na natin ito. Tapos, so since dito wala pang plastic strap, no? Wala pa tayong nilagay na pampatigas. So lagyan natin ito ng plastic strap. Pinakita ko sa inyo kanina. Ito yun. Plastic strap. Stipler natin. Ito yung stipler natin. Max. So, stipler to. Mula dito sa dulo. So, baka magtatanong kayo, bakit baliktad ang pag-stipler? Bakit ganito? Bakit ganito? Hindi ganito. Ganito siya. Kita nyo. Nandito yung kapit ng dalawang ng pin, no? Dalawang pin ng ano, ng staple wire. Tapos dito plain. So may purpose 'yan. Na pag pinasok natin yung head tube or yung sa bilans natin, hindi ito sasabit. Ito. Kasi pag binaliktad kasi natin ng ganun, pag binaliktad natin ng ganun, yung kanyang itong dalawa na ito, nandito sa kabila. So, yung sasabit yun. Tingnan natin ang mga pwesta. Ito yun. Nakita nyo ito. Ito. So, may butas dito. So, dito natin yan ipapasok. Ngayon, pag pinasok natin to, ito, maka ganito yan, pa-fold na gano'n. Yan. Ganyan. So, yung dalawang pin na to, sumundun sa loob. So, pag nandun sa loob, kita nyo, yan. So, kung hindi dito sa, hindi nakadikit sa aluminum. So, dapat ang nandito sa aluminum ay itong plain. Kita ba? Ayan. Baka ganun siya. Tingnan natin mamaya. So, pares lang ang pagpasok nito sa head tube at saka dito sa bilans. Tingnan natin. Siya. Kita nyo? Dito. So, nagiging ganyan ang ganyan. Stima, no? Ma. So, yung dalawang pin na naka-fold sa stipler, nandito na siya. Nandito sa loob. Nakalabas dito. Kita nyo? Stima. So, kung nakabaliktad kasi yung stipler natin kanina, sasabit dito at magsisikip dito dahil sa aluminum. So ngayon, tapos na to, lagyan na natin ng valance control. Okay, end cap, no? Valance end cap. So yun yung ilalagay dito na. Sundan na natin yan. I-screw na natin. So, ang gamit namin ay Makita portable drill. Gamit namin dito. So, nabibit-bit mo. Charge mo na yung kanyang battery. Charge mo na. So, yun. Tapos na tayo dito. So, bago natin siya itakpan yung kabilang dulo nito, lagay mo na natin dito ng pabigat. So, pwede rin yun na
nauna yun ilagay kaysa dito sa bilans. Ito na yung kanina. Ito yung sabi ko kanina na may pasubra tayo dito sa pagdila. Tanggalin natin yung balot. Tapos, ipili natin para matanggal yung mga aluminum, yung mata, matalim gilid. Ipili natin yung kabilaan. Ito rin, kabilaan din. Kita ba? Yung kanyang takip po. Nakasulat yan. Yung nakasulat, kita ba? Lusa blinds. Okay. Takip natin dito. Tapos i-screw natin. Tapos ipasok natin ito. Tapos dagdagan natin ulit dito sa kabila. Ayan. Tapos i-screw natin ulit. Lalagay na natin itong roller. Ang tali natin dito ay top 25 continuous chain. Ito, walang putol yan, continuous yan. Walang dugtong. Okay? Continuous, walang dugtong. Pasok natin dito. Ganyan. Pasok na ganyan. Ayun. Ikot lang pala ganyan. Ayun lang. Naikot na siya. Klaro ba? So, ito ang ipapasok natin dito. Sa head tube. Ayan. Pasok natin. May kanal. Kita nyo may kanal siya. Ito. Ayan yung ipapantayin natin dito. Ayan yung kanal na yan. Sinsya na, hindi nagpo-focus yung ano ko camera. Pasok natin siyang ganyan. Pagpapasok ng ganyan, kita niyo yan. Ito, may butas dito. Kita niyo, may butas. So, yung butas na yan, ipapasok natin dito. Ito may naka-uslit. Ito may naka-uslit dito. So, papasok to dito. Yung kabila naman ang ipapasok natin doon sa kabila. May ano din. So yan yung ipapasok natin din. Yan yung ipapasok natin din. So ikutin yan. Okay. So ito, ipapasok natin dito. So ganun din, may kanal din dito. Dalawa yan. So, yung isa-isa natin, ipasok natin dito. So,
medyo masikip, pilitin natin para pumasok. So yan, ilagay na natin to. Ito, sundan natin to. Saka ito nasa loob to lahat. Okay, kita nyo itong dito yan sa loob. Dito naman, dito sa ilalim. Scroll ulit natin siya. Scroll na siya. So ngayon, tapos na. Assemble na natin. So yan na yung assemble. Okay, testing na natin. Nakasarado. Yan naman yung open. Then, tapos na tayo mag-testing. Okay, so good. Tigpitin na natin. Tapos yung mga dumi sa aluminum, ito lang gamitin nyo, punasan nyo lang ng yan, leads, metal polish.